Ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kay. 31 years old at tambalanista for 8 years already. I am married with kids at my small online business on the side. Sumulat ako para ibahagi ang isang kwento ng pag-ibig na hindi itinadhana. Nag-iisang babae ako sa pamilya kaya I've always felt that I am one of the boys. I was in grade 5 nang yung isang brother ko nagsama ng katropa niya sa bahay. 1 year ahead ako sa kanya sa school pero mabilis kaming naging close ni Ram. Lagi siyang nasa bahay para mag-sound trip at maglaro. Pagdating ng high school, nagka-crush na ako kay Ram. Siguro kasi araw-araw kong kasama at kakulitan. Ang gwapo din. Magaling kumanta at maggitara, magaling sumayaw at champion sa taekwondo. Kaya lang, my girlfriend siya, kaya I kept my feelings to myself. Friend ko din yung girl at ako pa yung tumutulong kapag may misunderstanding sila. In love pa din ako kay Ram after high school. Para makalimot, pumunta ako ng Manila para mag-college. Unfortunately, I had to go back to the province after 2 years dahil kinapos sa budget. Ayun, balik sa dating gawi. Nakadikit na naman sa akin si Ram palagi. Wala na siyang girlfriend pero tinago ko pa din ang feelings ko dahil natakot akong ma-reject. I went back to Manila to study again, pero nang mahinto na naman ako, hindi na ako umuwi ng probinsya. I started to work. Sinubukan ko namang magka-love life, pero walang nangyari. Still, pinili kong umiwas na lang kay Ram. One day, he texted me para batiin ako ng happy birthday. Naglakas loob ako na aminin sa kanya that I love him. Alam naman daw niya, pero mas pipiliin daw niya na maging friends kami para mas magtagal yung relationship. Ang sakit. Lumayo ako kay Ram at nagpaka-busy sa trabaho para makalimot. After a few years, bumalik si Ram sa buhay ko. He wanted to try if we'll work out. We did try, pero dahil LDR, hindi din kami tumagal. I was frustrated pero tinanggap ko na lang. At least, we tried. We saw each other again in 2015. Parehas kaming single noon pero wala nang nangyari. I guess we have both given up. Recently, tumawag si Ram sa messenger. Alam naman niya na I already have a family. Kwento niya, he wanted sana to ask me to be his girlfriend again in 2015 pero nahiya daw siya. Nag-glow up daw kasi ako bigla. Pumupunta pa nga daw siya sa work para bumili ng kung ano-ano para makita lang ako. It was sad kasi mahal ko pa siya that time. Sayang talaga. May asawa na din si Ram. Toxic nga lang daw yung wife niya kaya yung mga anak na lang niya ang nagpapasaya sa kanya. Sabi ko, kapit lang at samahan ng dasal. I guess I was just destined to be a friend to him. May ganun lang talaga siguro. Sa mga kapwa ko tambalanista, sana may natutunan kayo sa kwento ko. Aminin ang feelings para walang pagsisisi sa huli. Salamat Nicole and Chris for reading my story. Ang inyong tambalanista, Kay. Thank you.
Okay. Well, wala namang ano. Wala naman tayong mahihita talaga sa inyong dalawa. Kasi talagang some people, some things, some relationships, some opportunities are just not meant to be. Diba? Minsan meron tayong mga pinipilit eh. Pinipilit natin makapagtrabaho dito sa organisasyon na ito. Pero parang ano, ang hirap talaga. Mm-hmm. Or pinipilit nating maging ka-partner itong taong to or itong business na ito, pero parang ang hirap talaga. 'Di ba? May ganun hindi eh. Nauukol. Hindi talaga nauukol, may mga ganun kahit anong pilit, hindi talaga nauukol. Pero ang kagandahan naman dito sa story ni Kay at ni Ram is that at least they tried. At least alam nila sa sarili nila na wala silang mga what ifs, at least alam talaga nila sa sarili nila na ang destiny talaga nila ay maging magkaibigan. 'Di ba? 'Yun naman ang maganda doon. You take the risk. Yes. You try it out kasi hindi mo naman talaga malalaman hanggat hindi mo susubukan. Hindi mo malalaman kung kaya mo ba ang married life kung hindi mo naman talaga papasukin. Hindi mo malalaman kung kaya mo magnegosyo kung hindi mo talaga i-risk yun. Diba? Totoo. So, ganun talaga. So, very good kayo dyan sa part ng risking na yan. Sana all risk taker. Yes. Diba? Hindi kasi lahat ganun eh. Yeah, oo, correct. They're afraid of to step out of their comfort zone. Tama, may mga ganun eh. Simple lang actually yung lesson na binibigay sa atin ng kwento ni Ram at saka ni Kay. Totoo yun, life is all about taking risk. And yung lesson nito, nangyari sa buhay pag-ibig, pero yung lesson na yan ay applicable sa napakaraming pagkakataon ng ating buhay. Diba na kung lahat tayo ay mag-step out of our comfort zone and diba, take the risk. Ang laki ng mas malaki yung possibility na mag-succeed tayo sa buhay. Pag nakakapagbasa ka ng mga ano, ng mga success stories ng mga businessmen, ng mga sikat na tao, yung mga narating sa buhay, isa lang din na sinasabi nung ano nung talambuhay nila mga kaibigan eh. Diba? They took the risk. Yes. They took the plunge. Yes. Tumalun po sila kahit hindi sila sigurado kung may sasalo sa ilalim. Yes. Oo, yun talaga yung ginawa talaga nila. Kaya nga sabi ko talaga, partner, sana all risk taker. Ako hindi ako risk taker. Talaga ba? Oh, hindi. Mukha bang risk taker? Hindi mo lang alam. Hindi. Kaya naman tayo hindi talaga. Hindi ako risk taker, feeling ko. Yung pipilit lang, hindi ako risk taker. Oh, pero risk taker ba? I don't think so. Ang basa ko. Ayun na naman, ipipilit ko bang introvert ako. Ipipilit ko so na naman bang... Hindi, may mga tao, hindi, you're always on the safe side. Oo, safe parang ako. Parang ganun. Oo, parang dun lang tayo sa ano. Hindi, kunyari in terms of magne-negosyo ba ako or something, hindi ko, siguro parang hindi ko i-all out talaga dyan. Parang, unless, oo, sure ka. Oo, parang ganun. So hindi ako yung, sige, bahala na si Lord, i-risk ko na lang talaga ito lahat. Oo, parang ganun. Oo. Hindi, siguro meron ako mga tinake na mga ganung klaseng risk, tapos naging careful na lang pagkatapos. Oo. Parang mga ganun. Hindi ako yung parang, kasi ako partner, pangarap ko talaga magkaroon ng negosyo na masasabing kong, akin talaga to. Hindi ako po partner, hindi ako, ano, inisip ko siya, akin. May negosyo, hindi sa'yo. Oo, hindi. Madami may negosyo ako, eh. Hindi sa akin. Maraming ganun, partner. Hindi mo masasabing talagang sa'yo kasi, ano, pwedeng nakisali ka lang. Oo. Pwedeng nag-resell ka lang. Pwedeng you're just one of the partners. Pwedeng nag-invest ka lang, di ba? Pero hindi mo talaga masasabing, akin to eh. Sa akin to pangalan. Oo, parang ganun, no? Oo, parang gusto ko yung magkaroon ako, yun talaga yung parang sasabihin ko na, di akin to eh. Ako talaga yung pinaghirapan ko talaga to, lahat ng, yung masasabi kong ganun. Pero hindi ko kayang i-risk yun. Kasi in the first place, wala rin naman ako pang risk. Gustuhin ko man. Wala rin naman akong pang risk. Hindi nyo mahirap, magta-take ng risk. Oo, parang risk taker ako, eh wala namang may ambag, diba? Saka hindi naman mo gagawin, mahirap oo, yun. Mahirap correct, talaga. Parang dapat ganun. Dapat calculated risk, yun yung sinasabi oo, nila. Oo, siguro mas calculated ako. Kunyari ako partner, gusto ko talaga magkaroon ng coffee shop. Oh. Diba? Gusto ko talaga yun eh. Kaya lang, iniisip ko na lang lagi. Puro coffee lang lagi. Coffee sa bahay lang lagi. Oh, walang shop. Hindi, partner. Tsaka iniisip ko, ang dami ng coffee shop. Diba? Sobrang dami na ng coffee shop. Paano pa ako sisingit dyan? Ano pang kakaiba dun sa coffee ko? Yung coffee ko dry, walang tubig. Ano? Tirahin nyo yan ng dry. Magkape ganun, kayo na walang tubig. Correct, ha? Diba? O nakalagay lang sa kutsara. Trot, ganun. Muya-muya, ganun. Yan, ganun sip, ba? Sip. So ganun. Parang hindi ko kaya rin yung mag-risk na, ay, mag-risk ako ng napakalaki, tapos, ano ko yan, para i-push ko yung dream.
Kaya siguro, parang hanggang dito lang tayo kasi hindi tayo masyadong tumatalon. Ano lang ako, tumatalon-talon ako lang ako sa trampoline. Oh, hindi ako tumatalon padagat or pabangin na hindi ko alam kung saan ang punta. Pero parang sa, ano, ganun. Sa ibang aspeto ng buhay, may naisip ka ba ngayon na I took the risk? Pag-ibig, ganun. Wala? Ay, oo din. Oo din. Eh, yung ano, yung pag-ano, pag-promote sa akin, ayoko talaga to noon. Oh. Yung expression mo, ayoko talaga to. Pag nakikita ko, promise, alam mo, pag nakikita ko talaga yung mukha ko ng 2016 versus partner 2018, kung kailan ako na-promote, alayo, parang akala mo, partner, 20 years ang nakalipas. Kasi yung nadagdag talaga sa akin stress. Iba yung stress, oo, no? Iba. But if you can, turn back time. I will still take it. I will still take the risk. Worth it naman worth siya. Worth it naman talaga siya. Oo naman. And diba? I love it, diba? Kahit madami siyang kaakibat na ano na stress, mahal ko naman din talaga ako, yung trabaho ko. Ako, risk taker ako talaga. Mm-hmm. Admittedly. Yung mga instances na, for example, bibili ako ng kotse. That time, wala naman talaga akong pambili ng kotse. Inilaban mo lang. The risk. Nakita ko, ang babayaran ko lang, 60,000 down payment. Oo, pero wala talaga paglabas mo, may sasakyan ka na. Totoo yun. Oo. Diba? Alam ko sa sarili ko, wala akong pambayad eh. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad buwan-buwan. Mm. But I took the risk. Oo. Sabi ko, uwi ako, may sasakyan. Bahala na buwan-buwan. At in fairness, makalipas sa 5 taon, bayad na. Yes. Paano mo ginawa? Kasi ako hindi talaga ako ganyan eh. Oh, meron pa yan si partner na in-offer sa atin ng boss natin yun, yung lupa sa Rizal. Oo. Ako talaga, parang nagka-calculate ako sa utak ko, hindi ko takakayanin. Tsaka anong gagawin ko doon? Parang ganyan. Pero si Chuper, nirisk, tinuloy mo pala yun Nirisk sige. Na yun eh. Parehas lang naman kami ng Andakel. So, pero pinush niya talaga. Parang ganun. Ako hindi ako ganun eh. Totoo. Ano pa ba yung mga example? Halimbawa, magpapabinyag ako, ang daming offer ng mga ano, kung mga supplier. Baka gusto nipon, oo lang ako ng oo. Wala na pala akong pambayad. Sige. Magsasabi mo magandang dala tayo ng artista. Sige. O, diba, no? Paano nangyayari? Some reason, God provides. Yes, generous ang mga ninong at ninang ng anak ko. Correct. So, lahat ng pakimkim, ibinayad ko sa supplier. Tama, may bayad. At may raos ng matiwasay. Mga gano'n, na parang ay, ang galing naman. Yun yung paniniwala ko. Because God provides. Correct, totoo yan, diba? So, and life kaya is all about taking risks. Kaya nga yan yung sabi ko, lagi yung sinasabi, sana all kayo mag-take talaga ng mga ganyang mga risks. Kasi may trade-off eh. May possibility din kasi partner nabaong ka sa utat sa hindi ka nakapagbayad or binawi yung birth certificate ay baptismal. O di kaya uwi ako nakaposas. Correct. Meron din eh. Sa catering. Totoo. Kasi nakikita din natin talaga yun. Dati, di ba, meron tayong ganyang hosting. Hindi tayo binayaran. Tapos biglang nagkapulisan na. Kasi wala naman patala. I'm sure risk taker lang din yung tao. Parang nirisk niya na what may bibili ba ng mga tickets na ito dito sa inorganize kong event sa bar. Parang nirisk niya lang. Tapos wali pa lang. Hindi ba dami naman? Pero basta madami siyang nirisk. Tapos ang ending, yung ayun. Risk niya, may police car na pagdating, di ba? Mga ganon. True. So, may ganyan ako, parang meron ako mga ganyang klase mga fee. Ang dami ko mo, kasi baka kasi overthinker ako eh. Possible din. Tapos ikaw, partner, hindi ka masyadong overthinker. Parang chill ka lang, di ba? Ako, grabe ako mag-overthink. Parang bago ko sabihin ng isang bagay sa isang tao, iisipin ko muna din minsan parang paano bang approach ko dito or ano bang paano, ganyan. Kaya siguro hindi ako masyadong yung risky na person. Mukha lang, yung parang mukhang risk taker yan si Nicole. Mukhang all out siya, pero hindi talaga. At may ganun tao. At may ganun. May ganun tao. Depende naman yan. Pero diba yan sabi nga, mo nga, partner, hindi siya one size fits all. Yes, Totoo yun. Parehong may advantage at saka may disadvantage yung pagiging risk taker. Mm-hmm. Maraming, maaaring siniswerte ka lang sa napakaraming pagkakataon or talagang, alam mo yun, hindi ka inalat eh. Kaya na itatawid mo ng maayos, pero may mga risk taker talaga na nag-fail. Pero ito yung maganda doon. Kapag nag-fail ka naman, matututo ka the next time around. Walang talo, yes. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Hindi, mahal ang tuition fee sa pagkatalo. Magkano yung in-invest mo dun sa negosyo. Ganun. Pero in the end, yun nga,
mas ang magiging careful ka naman. Oo, yung gain mo doon is next time, mag-iisip ka na. Yes. Parang ganun. O si, ano yan, ipagdasalan po natin kung ano man yung mga pagdedesisyon na gagawin natin dyan sa mga risk that we are about to take. And salamat, Kay, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Love Radio. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corp. Actually, masarap mag-take din ng risk. Nakakakaba, pero ang sarap pagkatapos. Ano ba yung mga halimbawa pa na ano? Ay, sa bagay, partner, nag-take, madami, ilang beses rin pala ako nag-take ng risk pagdating sa pera tsaka sa investment. Mm. Tapos, may mga nag-succeed. Oo. Pero madami din talaga nag-fail. Kaya parang yung sinasabi mo na lesson that you learn is that next time talagang double ingat, triple ingat, yung game, verify. Yung game mo dun eh. Oo, yung mga ganong eksena. Iisip ako kung ano yung risk na nag-fail sa akin. Mm. Wala pa ako maisip. Wow! Lahat ng risk, bongga lahat. Oo, totoo. Dami kong mga instances sa buhay ko natin. Na ginaw mo na lang. Oh, ginaw ko na lang pero ang galing na itawid ko ng maayos. Mm-hmm. Yun yung maganda doon mga kaibigan kaysa magkaroon ka ng what ifs. Yun yung sinasabi ni ano ni Kay at saka ni Ram. At least alam nila sa sarili nila na sinubukan talaga nila in fairness, 'di ba? Tapos nung time na si Ram gusto niya pero hindi niya lang dinirisk. I guess pagka ganun din naman talaga ang ending talaga niyan, wala talaga, it's not really meant to be. Mm-hmm. Kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, these are meant to be or not meant to be. So in the case of Ram and Kay, not meant to be in a relationship but meant to be in a friend zone, in the friend zone. Ganun. So sa negosyo, not meant to be na pumatok ito pero meant to be na matuto. Mga ganun. Correct, correct. Life is all about taking risk and it's up to you whether to take the risk or not. Nakaka-inspire lang kunyari pag nagbasa ka talaga ng mga success stories, yung mga talambuhay ng mga sobrang sikat na mga tao or sobrang successful na mga tao. Ang dami nilang mga risk na ano na tinake ka. And may inspire ka din sa kanila. Sabi nila, wala namang talo, natuto naman ako. Mm-hmm. Ito yung maganda doon. Kasi yung mga tao na, those people who are afraid to, diba, to fail, afraid to commit mistakes, sila yung mga taong hindi naman nandun lang. Kumbaga, mas mabagal yung growth. Mm-hmm. Kumpara dito sa taong na lang. Risk taker. Diba? They are not afraid of challenges. Mm-hmm. Yung pag-aaral sa Metro Manila, that's one risk din yun. Oh, correct. That's one risk that I was able to take. Ah. Wala akong alam sa Metro Manila. Pero nakasloob lang talaga puhunan. Mm-hmm. Wala nga akong pambayad ng tuition noon eh. Sabi ko wala akong pambayad ng tuition. Sinuwerte lang ako, may mga kaibigan akong yung mga sinanlayong gamit nila para bigyan ako ng tuition. Mm-hmm. May ganun. Utang na loob ko sa mga classmates ko dati. Oo, ganun. Sabi niya, sige, ano, hintayin ka namin, hindi mo na kami mag-e-enroll. Eh, wala akong pera. Sabi ko, wala akong pera. Wala akong pambayad ng tuition. Sabi ko ganyan. O di bali, punta ka dito, sasala ko muna yung sing-sing na nanay ko. Oo. Totoo naman, kumbaga na. Sing-sing na nanay. Oo, kumbaga parang nagagawa ng paraan, ganun. Oo, kunya, nagkambagan sila ng tagpo 500. Mm-hmm. Sabi ko, sige, babayaran ko na lang ano, habang nag-aaral tayo. Kasi nga, anong tawag dito, working student ako. Yung mga ganun na nababayaran siya ng pakonti-konti. Yung mga kaibigan sa probinsya na sumuporta din, wala akong pagkain talaga. Sabi ko, wala akong pangkain. Ipapadala sila ng bigas, ng gulay. So, naitawid. Naitawid talaga yung 4 years. Na parang, sa'ko kinuha lahat to. Because, ano, God was able to provide. True. May ganun eh. Ako, hindi ko yan parang wala akong alam sa Maynila, hindi ako pupunta. Sino pupunta? Wala kayong kamag-anak dito, di ba? Wala. Naglakad lang ako sa Legarda noon. Lakad-lakad. Hindi ako pwedeng tumira. Kinuha ko yung pinakamura, syempre. Mm-hmm. Tapos sabi ko, wala akong pambahay. Tawag ako sa kaibigan. Anong diskarte natin?
Teka, sige, ano sa bakasyon, bla bla bla, mag-ganito tayo, mag-gulay tayo, magkuha tayo ng mga palay-palay. Tas para kumita. Tapos binenta namin. Yun. Tapos nagka-pera kami. Tapos may mga kaibigan nga, nang nandun na ako, sabi ko, wala naman akong pakain. Every weekend, yun, may support naman ng, ano, ng mga ng friends and family, syempre. So hanggang sa naitawid? Hanggang sa naitawid yung 4 years. Mm. Diba? Parang dati, mahirap siyang gawin. Diba? Pero hindi mo nga, yun nga yung sinasabi, diba, na hindi mo nga malalaman hanggat hindi mo susubukan. Totoo. Madaming ganun eh. Ito yung si Mami Joan Fernando, sabi niya, etong Mami Las sa Purple Kitchen, I took the risk to put up this small business, giving up my 15 years as office manager sa company. Diba? May ganun din. Yung ano, yung i-give up, i-risk nila yung kanilang regular job to put up a business. Diba? Yes. Yung risk din talaga yun. Shoutout naman dito sa Divisoria, nakatutok sa live ninyo sa Facebook, Pretty Nicole. Sabi ni Randy Mangilit. Ayan. Hello po. Morning. Ang dami nakatutok dyan sa Divisoria. So, 168, hello po sa inyo. Salamat! Yung Pasay City Public Market, ang dami ding nakatutok sa atin dyan. Yehey! Ang lakas ng mga transistor nila dyan. Hello po Thank sa inyo. Thank you. Good morning. In fairness, meron pa silang transistor. Dyan. Actually, nakakatuwa yung mga tao, meron pa talagang radyo. Oo. Yung iba sa cellphone na nanonood or nakikinig, pero may mga tao pa rin nakikinig sa mga radyo nila. Yan. Hello po sa inyo. Salamat. Tawan-tawa talaga ako. Anong binyaga na ano? Wala akong sabi ko. Oo, kala na oo. Oo. Suggest doon sa supplier. Yung coordinator, oo lang ako. Sige, ayo maganda yan. Sige. Oo lang ako ng oo. Gusto mo ng magician? Oo, sige. Maganda yan. During the show, nag-iisip ako. Walang ano, wala akong pambayad sa supplier. Pero yung isang ninong, bigla na nga, ako na, ako sagot ko na yung venue, ako na magbabayad ng venue. Wow! Tapos syempre, na-pressure yung isa, sagot ko na ako na magbabayad ng ano. Hanggang sa, naging full-blown event na po siya, guys. Oh, mga ganyan. Naitawil. Katulad nung ano, partner, yung, let's say, yung pa-pirate sa atin, yun yung risk na hindi ko carry eh. Parang ang dami kong inisip talaga, pinag-isipan ko talaga ng matindi yun eh. Ng matindi. And yun nga, oo, na ito's a good decision naman. Yun din naman, yung kaya yung sinasabi natin na parang ano, yung things that are happening to our lives are just meant to be or not meant to be. Parang ganon. Pero big risk yun. And alam ko yun sa sarili ko na parang, shucks, di ko talaga carry. Pag iniisip ko pa lang siya, partner, yun na ganon. O kaya yung pag-transfer mo sa Love Radio. As bagay, yung ano, risk din yun. Oo, malaking risk yun. Oo. Kasi mahirap talaga yung competition that time. Di naman, yung likelihood na ma-absorb ka sa isang radio station, lalo na wala kang background, for example. Pero and kasi ako, partner, wala naman akong alam eh. Gusto ko lang mag-move on. Oh, hindi mo... Hindi ko siya yung parang... Or baka kasi bata pa din kasi ako noon. So parang feeling ko, ang dami ko pang pwedeng maging options when I got out of the bank. Parang marami akong pwedeng i-jumpan or ano. Or alam kong mabagal yung pag-angat. Tapos may narinig pa akong parang hindi umaangat kagad yung mga babae. May ganun pa akong narinig. May ganun pa nga ako narinig doon. Parang, ay, mabagal umangat dito yung mga babae. Parang ganun. And yung time na yun, nasweldo ko lang parang 8. Oh, malaki na nga yun. Oo, 8-5. Parang ganun. Malaki na yun. 6,000 lang bigaya noon. Pag fresh grad ka noon, 2,000. Oo. Yun yung kalakaran, 6,000 yung sweldo mo isang buwan. Oh, yun. Ah, malaki pa pala yung ano, sweldo. Ayun, parang 8-5. Ganun. Tapos, risk din yung napunta ako dito sa Love Radio. Pero minsan kasi may mga risk na talagang pinag-isipan mo na matindi. Ako hindi eh. Ano to eh, parang God's gift eh. Parang... Ako nalalaman ko, partner, na yung decision ko ay tama kapag halimbawa everything is flowing smoothly.
yung ang gaan lang lahat, yung hindi talaga siya, hindi siya mahirap, parang biglang yes na lahat, ganun, go na lahat. Ibig sabihin, oh, tama yung ginawa ko. Pero kapag ang daming ano, eklabo, ay, ano yan? May something yan. Pag madami ang sakit ng ulo sa akin, ako, may something yan. Ayan, literal, you're at risk. Oo. At risk, health is at risk. Yung ganda ko is at risk, charit. Oy, fans ka na tayo, partner. Mamigay na tayo ng pa-premyo. Oh, eto na mga kabisyo. Gusto nyo ba ng 500 piso? Yes! Eto na, Manila. Scan mo na. Makikita nyo ang QR code ng Love Radio Manila. Mga ilang segundo na lang. Nag-CR lang po si Kuya Boyet. Ay, nag-CR ba? Oh, sige. Habang hindi ayan, pa. Ayan. Si Maria Teresa Victoria Kilisadio. Nanonood po ako sa live nyo habang nagtitiklop ng damit. Ayan. O, ayan. Habang nanonood ka din at lahat ng mga nakatutok na tambalanista. Ayan. Go and scan nyo na po ang ating QR code na naka-flash sa ating screen. Yung bilog na nakita nyo, yan na po yung QR code. Iba kasi yung QR code namin, bilog. Kasi normally, square. Yes. Ito yung QR code namin. Tsaka may nakalagay Manila. Tsaka may nakalagay scan mo na. Yan. Tapos mayroong love hearts. May fans ka. Yan. May iba mga pakidlat tsaka mga pabilog. Yeah. Social kasi yung amin. Colored gusto pa. Gusto namin kakaiba yan. Eh. Oo. So scan nyo lang po this QR code for a chance to win 500 pesos. Ang ating question for today ay... Pakinggang mabuti. Ang tanong. Hindi naman namin pinahihirapan ang mga tanong. Hindi kayo pinahihirapan ang mga tanong na binibigay namin araw-araw. Today's June 21. Sa Pinoy slang... Ikaw ay Marites kung ikaw ay blank. Letter A. Inggitera. Letter B. Selosa. Letter C. Chismosa. Or letter D. Soltera. Ayun. Naku, napakadali lang naman ito. alam na natin, memorize na natin yung sagot niya na. Pag alam ang sagot, ang pagsagot po ay hindi dito sa Facebook Live, kundi sa ating QR code. Yan. So scan nyo na po. And bago po matapos ang programa ng Tambalan, i-announce namin ang maswerte yung mananalo ng 500 pesos! Oh, yan o. May mga pumapasok na. Go, go, go! Shoutout sa Tricycle Terminal ng PPM SFL WFM Toda. Ang haba. Floodway Soldier sa May Bunga, Pasig, Palengke. Nakatutok na, kabisyo. Galing kay Gloria King Gerard Michano. Zamir Laud says, i-risk yung regular job to put up a business? Sign na yata ito, Miss Nicole. Uy, baka sign mo na yan. Yun. Minsan may mga tao naniniwala sa sign, no, para mag-take ka ng risk. Posible naman yun. Depende din. Depende naman sa mindset mo yan, sa paniniwala mo. Paniwalain ka ba sa signs? This is one sign. Oh, pero hindi ako yung paniwalain sa sign na parang may butterfly na dumapo. Yan na yung sign. Pero others ganun eh. Parang if this is truly meant for me, you will give me a sign. Tapos minsan they will take as a sign yung bihira namang may dumapo na paru-paro. Tapos or kakaibang color, ganun. They will take it as a sign na ito yung sign na yun. May mga ganun. Yung mga ganun. Kanya-kanya talaga. Yun lang yung ilalagay mo sa isip mo kung magte-take ng risk. Either you succeed or you fail. Dalawa lagi yan. Hindi laging 100% sure na pag nag-take ako ng risk, laging 100% good ang result. Hindi, you have the tendency to fail. May kaakibat talaga siya eh. Okay lang yan. Nangyayari talaga yan. Okidoks. Oh, mamaya, antabihan na niyo yung announcement, ha? Yes. 500 pesos. Fans can. O siya. Bye, everyone. Enjoy your feel-good Wednesday. Ingat po. Babush.